tuklasin ang mundong nababalot ng hiwaga, misteryo, mahika at mga mahalagang aral ng buhay. Ating pakinggan ang mga kwentong nagmumula sa mga gintong pahina. Sa isang malayong kaharian, isang hari ang minsang namasyal sa kanyang nasasakupan. Sa kanyang pagmamasid-basid ay nakaabot siya sa bukana ng kagubatan. Nang siya ay pabalik na, may narinig siyang isang magandang tinig na umaawit. Hinanap niya kung saan nanggagaling ang magandang tinig, hanggang sa pasukin niya ang kagubatan. Doon ay kanyang nakita ang isang magandang babae na nakaupo sa gilid ng balon. Sa maputing braso nito ay nakadantay ang isang malaking puting ibon. Tila sa kanila nanggagaling ang magandang tinig na kanyang naririnig. Nabighani ang hari sa kanyang nakikita at naririnig. Ipinikit ng hari ang mga mata at tahimik na nakinig sa kanilang pag-awit. Biglang natigil ang magandang tinig at nagkaroon ng tunog ng pagaspas ng mga pakpak na bahagyang ikinagulat ng hari. Pagdilat niya, wala na ang ibon. At ang magandang babaeng kanyang nakita ay nakatingin sa kanya na may takot sa muka. Nang makitang akmang aalis na ang magandang babae, ay pinigil niya ito. "Sandali!" sabi niya. "Huwag kang matakot. Ako ang hari ng kahariang ito. Hindi ako masamang tao." Sa tinuran niyang yon ay para namang nawala ang takot ng magandang babae. Nanikluhod ito at nagpakita ng paggalang sa mahal na hari. Tinanong siya nito kung nais niya ng maiinom. At noon lamang niya naramdaman ang uhaw. Tumango siya at kinuha siya ng tubig sa balon. Nang iabot sa kanya ang tubig ay nagdikit ang kanilang mga kamay na ikinapula naman ng babae. Lalong nabighani ang hari. Noon ding araw na yon ay hiningi ng hari ang kamay ng babae upang maging reyna sa kaharian. Sumama ang babae at isinama rin ng hari ang dalawang kapatid na babae nito para may makakatulong ang kanyang magiging mahal na reyna. Di nagtagal ay nagsilang ng kambal na lalaki ang mahal na reyna. Ngunit ng mga pagkakataong yon ay nasa digmaan ang hari. Sinamantala ito ng dalawang kapatid ng reyna para isagawa ang masama nilang binabalak. Nang gabing nahihimlay na ang mahal na reyna sa kanyang kwarto, pumasok ang dalawa niyang kapatid sa kwarto ng mga prinsipe at sinimulan ang masamang plano. Kinuha nila ang dalawang sanggol at isinilid sa sisidlan na ginagamit nila kapag lumalabas ng palasyo at itinapon ang mga ito. Pinalabas naman ng dalawang kapatid ng reyna na namatay ang mga prinsipe dahil sa kanyang kapabayaan. Na kung hindi sana siya nakatulog ay nailigtas pa sana ang mga prinsipe. Nakarating sa hari ang balita at nagdesisyon siyang agad na bumalik sa kanyang kaharian. Naabutan niya roon ang mahal na reyna na iyak ng iyak. Nang makita siya'y agad na lumuhod ito sa kanyang harapan. Iginiit ng mahal na reyna na buhay ang mga prinsipe at hindi sila ang mga patay na sanggol na naroon. "Kung gayoy, nasaan ang mga prinsipe?" galit na tanong ng hari. Ngunit walang maisagot ang mahal na reyna. Hindi niya na rin kayang tignan ang mga patay na sanggol sa higaan ng mga prinsipe. Tumakbo ito at nagsisigaw habang hinahanap ang mga anak. Halos mabaliw na ito sa sakit na nararamdaman. Nagpatuloy sa pagsisigaw ang mahal na reyna. Kaya naman ipinag-utos ng hari na ikulong ito sa tuktok ng tore bilang kaparusahan na rin sa naging pagpapabaya nito sa mga anak. Sa kabilang dako, ang kambal na prinsipe ay itinapon sa ilog. Ngunit nakita sila ng isang matandang lalaki at dinala sila sa tahanan nito sa loob ng kagubatan.
Nagulat ang asawa nito na makita ang kambal. Ngunit labis ang naging saya sapagkat wala silang anak. Kinagabihan, nang tulog na ang asawa at ang kambal, nakaupo ang matandang lalaki sa gilid ng balon na malapit sa kanilang tahanan. Habang iniisip ang swerteng nakuha na dala ng kambal, nagulat siya nang may dumapong malaking puting ibon sa kanyang tabi at nagsalita, "Pakaalagaan mo ang batang ito. Sila ang yaman ng kaharian." Yun lang at mabilis na itong umalis at naiwan naman ang matandang lalaki na nagtataka kung siya ba ay nananaginip. Dumaan ang maraming taon. Lumaking makikisig at mababait ang kambal. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga ng butihing mag-asawa. Tinutulungan nila ang mag-asawa na kumuha ng mga pagkain sa kagubatan. Nang sila'y nagpapahinga saglit sa may balon, nakita ng kambal na may isang malaking puting ibon ang papalapit sa kanila. Naghanda naman silang hulihin ito. Ngunit bago pa man nila ito mahuli, ay nagsalita na ito. Sinabi nito na ang tunay nilang mga magulang ay ang hari at reyna sa palasyo at oras na para sila ay bumalik doon. Nagpasya ang magkapatid na bumalik sa palasyo, kaya nagpaalam sila sa dalawang matanda. Hindi naman sila pinigilan ng dalawang matanda sapagkat alam nilang yun ang dapat na mangyari. Pinagbilinan silang laging mag-iingat. Sa tuktok ng tore ng palasyo, makalipas ang maraming taon, ay naroon pa rin ang mahal na reyna. Gabi-gabi tahimik na umiiyak at ibinubulong sa hangin ang hiling na makita na ang kanyang mga anak. Maya-maya'y may bumisitang malaking puting ibon sa kanyang silid. Hindi napigilan ng mahal na reyna ang galak nang makilala ang kanyang kaibigang ibon. Umawit ito at pinakinggan ng mahal na reyna ang mensahe ng puting ibon. Bigla siyang napaiyak nang sabihin ng puting ibon na buhay ang kanyang mga anak at ito ay papunta na sa kanilang kaharian. Dahil sa magandang pag-awit ng ibon, naagaw nito ang pansin ng dalawang kapatid ng reyna na noon pala'y paakyat na sa tore para tignan kung buhay pa ang kapatid. Nang marinig ang mensahe ng ibon, dali-dali silang pumasok sa silid ng reyna at pinagtangka ang hulihin para patayin ang ibon. Hindi maaaring malaman ng hari o nino man ang kanilang ginawa, kaya dapat ay mapatahimik nila ang ibong yun. Ngunit hindi sila nagtagumpay nang mabilis na nakalipad papalayo ang ibon sa tore. Dahil na rin hinarang ng reyna ang sariling katawan para hindi makalapit ang mga kapatid sa ibon. Sa inis ng dalawang sakim na kapatid, napagdesisyonan nila na ituloy ang matagal nang binabalak sa reyna, na kung hindi nito kikitilin ang sariling buhay habang nakakulong sa tore, ay sila na ang gagawa noon. Tamang-tama naman dahil walang bantay ang tore at wala sa pagkakataong yon ang mahal na hari. Samantala, ang hari naman ay muling naglibot sa kanyang nasasakupan. Binisita niya ang dating pwesto sa may balon kung saan niya nakita ang kanyang asawa. May lungkot sa kanyang mga mata habang iniisip kung bakit nagkaganoon ang kanyang pamilya. Sa kanyang pagbalik sa palasyo, nakita niya ang kambal sa daan. Tinanong niya ang mga ito kung saan papunta at sinabi naman ng kambal na sila'y papunta sa palasyo upang muling makasama ang kanilang amang hari at inang reyna. Nagulat ang hari sa narinig. Itatanong niya sana kung saan nila nalaman yun nang dumating ang malaking puting ibon at dumapo sa magkabilang balikat ng kambal. Nakilala ito ng hari na ito ang ibong kasama ng kanyang mahal na reyna noong unang pagkikita nila sa may balon. Nagsalita ang puting ibon at sinabing ang kambal sa kanyang harapan ang totoong mga prinsipe. Ikinuwento ng ibon ang ginawa noon ng dalawang sakim na kapatid ng mahal na reyna at ang kasalukuyang balak ng mga ito na patayin siya at ang mahal na reyna. Nagmadali silang pabalik sa kaharian. Napigilan ng hari ang dalawang kapatid ng reyna sa kanilang masamang binabalak.
Ipinadakip sila ng hari at inutos na bawiin ang kanilang mga buhay dahil sa kasalanang ginawa. Naging masayang-masaya naman ang mahal na hari at reyna dahil natagpuan na nilang muli ang kanilang mga mahal na prinsipe. Nagpasalamat sila sa malaking puting ibon na tumulong sa kanila. Ang puting ibon naman ay umawit ng walang kasing ganda. Ipinakiusap ng dalawang prinsipe na isama sa kaharian ang dalawang matandang kumupkop sa kanila. Agad naman tumalima ang hari at binigyan ng malaking pabuya ang mag-asawa. Abot-abot din ang paghingi ng tawad ng hari sa reyna. Dahil agad itong nagpadala sa mga sabi-sabi at hindi pinaniwalaan ang sariling kabiyak. Pinatawad naman siya ng reyna. Muling nabuo ang kanilang pamilya at na malaging masaya ang buong kaharian.